If you do not want federalism, fine. But change the constitution. Change the constitution that would really change this nation. A few moments later. There's nothing wrong with the constitution right now. Bakit pumasok sa utak ninyo yung People's Initiative? Okay mga kaibigan, Silver Voice TV, magandang araw po sa inyong lahat. So, mainit na mainit pa rin mga kaibigan yung nakaraang ginawang prayer rally sa Davao mga kaibigan, kung saan napakarami pong patutsada ang pinakawalan ni former President Duterte dito po kay President Bongbong Marcos, kasama na po dyan syempre si House Speaker Martin Romualdez at ang kanyang maigting na pagtutol itong si President Duterte, maigting na tinututulan mga kaibigan ang charter change, itong People's Initiative mga kaibigan. Ngayon, hindi po ba nakakalimutan na ninyo na nung si Presidente Duterte po ang nakaupo, kanya pong sinusulong ang federalism. Hindi po ba? Ngayon, how ironic na nung iba ng administrasyon ang nakaupo, he is now opposing yung charter change. He is now opposing our constitution to be changed, mga kaibigan. Ito pong video na ito, napanood ko kanina. So ito po, sabay-sabay po nating panoorin at dito po, huli talaga mismo sa bibig na nung nakaupo pa si Presidente Duterte noon, gusto niya na amyendahan ang konstitusyon. Sabi pa niya, if you don't want federalism, at least change the constitution now. Ngayon, nag-iba na po ang kanyang tono. Sabay-sabay po nating panoorin po ito. If you want to change the constitution, do it now. I therefore consider it a distinct honor and privilege to receive earlier, from the consultative committee that I created the federal constitution that will truly embody the ideal aspirations of all the Filipino people. I am confident that the Filipino people will stand behind us as we introduce this new fundamental law. If you do not want federalism, fine. But change the constitution. Change the constitution that would really change this nation. Change this nation. A few moments later. There's nothing wrong with the constitution right now. Bakit pumasok sa utak ninyo yung People's Initiative? Anong nakain ninyo? There's nothing wrong with the constitution right now. The environment in the Philippines seems to be positive, okay. Anong nangyari? If you don't want federalism, fine. But change the constitution. Yan po ang tinura ni former President Rodrigo Duterte nung siya pa po ay nakaupo sa kanya pong tungkulin bilang presidente po ng ating bansa. Ano pong nangyari, former President Duterte, nung iba na po ang presidenteng nakaupo, tinututulan nyo na po ang charter change. Ayaw nyo sa People's Initiative. Ayaw nyo na pong mabago ang ating pong konstitusyon. Ngayon po, very obvious, bakit po? Bakit? Kasi kapag ngayon po naamyendahan yung konstitusyon, wala na kayo sa pwesto. May mga nagsasabi po tuloy, nagtatanong kung baka naging mga makakalimutin na daw po ba ang ating dating Pangulong si Duterte, dahil dati sinusulong niya po, naalala ko dati no, nasa news yan, no? Sinusulong ni Pangulong Duterte ang federalism. Ngayon, sinabi niya din huling-huli sa video, kung ayaw niyo ng federalismo, di ba, but change the constitution. Bakit po ngayon, nagpalit lang ng administrasyon, maigting nyo lang tinututulan ang charter change, di ba po? Parang nakalimot yata kayo doon, former President Duterte. Dahil po sa mga contradicting statement nyo, sabi tuloy ng mga nagko-comment, sinungaling daw ho ang dating Pangulo dahil dati gusto niya ng pagbabago, ngayon ayaw na niya, di ba? So ano kayo po, ano pong maiko-comment nyo dito sa contradicting statements na video ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Iiwanan ko kayo sa ganitong question, former President Duterte at sa mga supporters ni former President, no? Bakit po kayo ngayon galit na ayusin ang atin pong konstitusyon? Gayong nung kayo po ang nakaupo, kayo din pala ang nagbigay ng ideya sa Kongreso na ayusin, amyendahan, baguhin ang atin pong konstitusyon. Yan po eh. Ang question po bumabalik sa inyo eh. Kayo nga po ang nag-start ng ideya na yan. Kayo po ang sa tinagal ng ating konstitusyon magmula noong 1987, kayo po ang nagsusulong na yan ay amyendahan, yan ay palitan.
bakit po nung umalis na kayo, bumaba kayo sa pwesto, may bago na tayong presidente, sinusulong din yung sinimulan nyo, ayaw nyo na. Pakisagot po yan. Silver Voice TV, magandang araw po sa inyo lahat.